ako from lahat. Ayan, kamusta po kayo? Ayan, sa mga buyer po natin na naghahanap po ng investment farm, bakasyonan, gusto nyong lagyan ng livestock sa mga mahilig po mag-alaga ng kambing, baka, manok. Ayan, pwedeng-pwede po ang property na to. Ayan, ang kagandahan sa property na to, mga ka-farm lot, ay meron po siyang malinaw na katabing ilog. Ayan, nakikita nyo naman po. Na isa po sa maganda sa property, yung merong ganyan. Yan po, alam ko sa mga buyer, yan po ang kadalasang hinahanap. And also, syempre, ang buyer, ang gusto niya, tabing kalsada, yun, ang kagandahan po, 250 to 300 meters po yung frontage yan sa kalsada na yan. At isa pa sa gusto ng mga buyer ay overlooking. Ayan, pupuntahan po natin yung overlooking part dahil ang property po ay overlooking po ito. At isa rin sa mga kadalasang gusto ng mga buyer ay yung pantayan ng lupa and magkaroon man ng hili, hindi bulusok, banayad lang. Which is, meron din ito. At ito na po yung nilalakaran natin. At hindi rin po ganun kasukal ang property. Ayan, makikita nyo naman, medyo malinis siya. Hindi siya ganun kasukal na sobrang sukal. At ang good thing, mga ka-farm lot, may income po ito, may mga niyong po itong tanim. Hindi lang po namin alam kung ilan yung eksaktong tanim at ilan yung saktong na-harvest. Pero napakaganda po ng ambience lalo dito sa part na ito, mga ka-farm lot, dahil presko at overlooking siya. Sa mga gustong maglagay ng manok panabong farm, pwede po dito dahil maganda po yung pagka-structure ng lupa niya, manayad na hili po siya. And sa mga gusto po ng mag-venture po ng poultry piggery, ang location po ng property ay sa Tagkawayan, Quezon, which is hindi pa siya ang hindi pa po ang Tagkawayan ganong kahigpit sa zoning permit. Hindi po kagaya ng Calawag, Quezon. Ang Calawag, Quezon po kasi wala na halos zoning na, hindi na nagbibigay ang munisipyo dahil puno na, dahil marami na pong farm, Magnolia Corporation, San Miguel Corporation ang nasa bayan po ng Calawag. Kaya sa mga gusto mag-venture ng poultry piggery, pwede po ito. Malamang sa malamang pwede kayong makapasok sa suning itong area na to. Ano po? At isa pa po sa maganda sa property, titulado po ito, OCT title. So ang nagbebenta po nito ay mga tagapagmana na, dahil hindi na po nila naabyad, naasikaso, kaya binebenta na. So OCT title po, maayos po ang title nito. Ayan, overlooking siya. So isa pa sa kagandahan po sa property ay yung presyo niya. Dahil mga ka-farm lot, naku, 45 pesos lamang po ito per square meter. Na kung saan, mga ka-farm lot, ito po ay tabing kalsada na mahaba yung frontage niya. Nasa 250 to 300 meters yung frontage. May cellphone signal. May source ng kuryente. Tabing river, may source po ng tubig. Kung magpa-farming ka, kung magla-livestock ka, andyan po ang tubig, malapit lang. Pero kung pang sarili, mag-deepwell lang po kayo, maamo ang tubig dito. And bukod dun, mga ka-farm lot, napakamura talaga. Dahil walang halong hyping. Alam nyo to, mga ka-farm lot, kung kayo mahilig manood ng vlog ng mga farm lot for sale, ang kadalasan po ang price ngayon, nako, nag-60 pesos per square meter na, 70 pesos, 80, bibihira na po yung mga 50 pesos per square meter. At makakita ka man yan, hindi pa tabing kalsada, or walang cellphone signal, or hili yung property. Ito po, mga ka-farm lot, pantayin po ang lupa nito. Ayan, ako, panalong-panalo po yung buyer sa presyo na to. Yun nga lang, hindi lahat ng buyer ma-afford to dahil malaki yung sukat. Kaya swerte po ng mga ka-farm lot natin na may budget talaga, na naghahanap ng malalaking cut. Kasi tamang-tama po ang property na to sa mga naghahanap ng malalaking cut. Isa pa sa good thing ng property, mga ka-farm lot, ay yung location niya, dahil marami po kaming na-areahan ng mga farm lot for sale na halos kung pupuntahan mo ay mahaba yung rough road na babaybayin. Minsan 30 to 1 hour drive bago mo
mapuntahan yung property from main highway. So ito po, dahil more or less 5 kilometers lang yung distance from national highway nitong property na to, at yung mostly dadaanan mo is cemented. So hindi siya ganun kaliblib, hindi siya ganun kahirap puntahan. Isa yun sa plus factor sa mga nagugustuhan ko sa farm lot, yung hindi mahirap puntahan. And isa pa sa nagustuhan ko sa location ng property is tagkawayan Quezon po siya. And kahit dulo siya ng Quezon, ang good thing naman nga po dito, dahil dun sa TR5 po, na kung saan mas mapapalapit, mas mapapadali na yung biyahe dito pag nagawa na po yung TR5. And marami po akong buyer na sa unang biyahe po nila sa Tagkawayan, Quezon, o dito sa amin sa Quezon, malayo, nagtatagal sila ng 6 to 7 hours drive. Pero nung kabisado na nila at alam na po nila yung mga bypass na dapat nilang daanan mas para mas ma-lessen yung biyahe, halos 4 hours or 4.5 hours lang nila nadadrive, lalo't pag madaling araw at hindi traffic. So yun po, sa una lang, pag nagpunta kayo dito malayo, pero pag balik-balik na po kayo at sanay na, malapit lang. And sa mga buyer natin na alam naman natin, kadalasan yung mga buyer na naninirahan po sa Manila pero may probinsya po sa Bicol, at least kung mabibili nyo to, meron po kayong pahingahan halfway. Ano po? And kung gusto nyo naman po mag-settle dito, gusto nyo nang maninirahan dito sa probinsya, na dito sa property, pwede rin naman kung kayo may mga estudyante na high school or elementary, may mga malalapit rin naman na school dito sa property, dito sa main barangay po. Dapat may mga sasakyan lang din na panghatid-hatid sa kanila. Kasi kung lalakarin, malayo rin naman. Pero kung sakay, hindi naman ganun siya kalayo. Ano po? Uy, ang ganda sa part na ito mga ka-farm lot niyan. Yung pagkabanayad na hili niya, tamang-tama to. Sa mga mahilig nga po sa manok panabong. Ayan. Pero si Citronella po, kung familiar po kayo sa Citronella, ayan, tamang-tama po yung location dahil medyo hili siya. Kasi ang Citronella po, yun po yung tanlad. Isang uri siya ng tanlad na ang alam ko, pang ano siya sa lamok, insect repellent. Ayan. Meron po sa Lopez na yung Aldawa. Hindi ko po alam po, nag-ooperate pa rin sila. Pero naging matunog yon dahil marami pong nagtatanim nga po ng Citronella. At alam ko po dyan sa bayan po ng Tagkawayan, may mga Citronella farm po dyan na mga nakita na ako. Ayan, tama-tama po ito mga ka-farm lot. Bukod sa, syempre 14, kasi ang kailangan lang naman sa Citronella is 4 hectares. So kung yung 4 na hektarya ay gagawin mong Citronella farm, yung 5 hectares gagawin mong pasture land, nandun yung mga livestock mo, baboy, manok, kambing o kung ano man. Then yung another 5 hectares gawin mong farming, sa more on sa pagtatanim. So tama-tama po ito mga ka-farm lot. Napakagandang investment po nito at retirement plan din sa mga buyers natin na sobrang tagal pong nag-ipon, naghanap buhay na nasa ibang bansa. Ayan, deserve nyo po kung ano man po pinaghirapan nyo. At isa po sa mga masasabi ko lang, talaga pong panalo kayo dito sa property na for sale na to. At yun nga, dahil bukod sa mura siya, tabing kalsada, may cellphone signal, hindi ganun kalayo sa National Highway. So panalo po. Ayun nga mga ka-farm lot, ipapakita ko naman sa inyo yung roadside niya, yung mga tabing kalsada niya na portion, kung ano yung ambience. May portion siya na sakop na rough road, meron naman cemented. So basta mga ka-farm lot, tabing barangay road lang siya, hindi po provincial road, barangay road lang. Ayan. So ang ganda talaga dito, oh. So ayan, tara mga ka-farm lot, bye-byein po natin yung barangay road. So ayan mga ka-farm lot, ito na yung roadside niya. Tuhog po ang property ng kalsada dahil both left and right sakop ng property. Ano po, cemented barangay road po yan. Ayan, cemented siya. So ayan, sakop po kanan at kaliwa. Ayan, ayan, makikita po natin mamaya yung portion na tabing kalsada na sakop ay palayan. So ayan, diretso po tayo mga ka-farm lot.
Medyo hindi po two-way yung ano. Two-way din siya pero may mga kumbaga iginit na yung cemented. So, talagang barangay road na barangay road siya. Ayan. Ayan po. Medyo flat po dito and ayan po yung mga nyog. So, makikita nyo po hindi siya ganun kapuno ng nyog. May mga area siyang pasture land na pastulan po ng mga hayop. And ayan po yung mga nyog niya. Yung iba mabababa pa lang. Ayan. Ayan po si Bestland kasama na nag-video. So ayan, diretso tayo mga farmlet. Ayan, flat din dito sa area na to na mabababa pa yung nyog. Ayan. So diretso lang. So dito po, ayan, rough road siya. Ayan. So ayan na po yung palayan. Makikita nyo na yung palayan na sakop. Ayan, meron po sa kanan na maliit na portion. Tapos na sa kaliwa. Operated po yung palayan, makikita nyo. Ayan, sa left side. Ayan. Operated siya, may tanim siya ngayon. So, yun po yung maganda sa palayan. Operated kesa yung nakatenga. Yung ibang tanim po pala nito, may mga hardwood po siya. May mga mahugan na rin. Then, may mga tanim pong mangga. And may mga kawayan din po dito. So, ayan, diretso po ulit tayo. Siguro mga nakaka 100 meters na tayo. And diretso pa tayo. Dahil 250 to 300 meters naman yung frontage ng property. Ayan. Ayan yung palayan. Madadaanan natin. Ayan. Ang bababa pa po talaga ng mga nyug dito. Ayan. Yun, marami-rami ang nyug dyan sa baba. Ayan. So, diretso lang. So, mga mahilig mag-uling, pwede. Marami, parang maraming ulingin ng property. Ano po? So, ayan. Basta left and right, sakop. Ang daming bunga po nun. Basta left and right, sakop po siya. Ayan, continuous lang tayo. And mamaya makikita nyo po dyan yung tinigilan na yung packet po bago makarating dun sa overlooking. Ayan. So, diretso lang, diretso lang. So, ayan. So, dyan po yung kanina no, umakyat tayo dun sa overlooking. Ayan. So, hanggang dito po yung video. Tapos, check naman natin yung mula dun sa river na sakupan ng property na tabing kalsada. Ayan. Ayan, dito naman po sa portion na to, nasa likod ko po yung river and then binabaybay naman natin yung frontage niya dito, yung sakupan niya. Ayan, basta left and right sakop pa rin niya. Ayan. Matigas naman yung daan kaya lang may mga portion po na lamaw. Ayan. Ang lamaw po yung ganyan, yung may tubig. Lamaw. So, ayun mga ka-farmlat, summarize lang, ang property po, inuulit ko, 45 pesos po per square meter, yan, napakamura. Titulado po o city title. Ikatlo, may cellphone signal po siya, may river, may source ng kuryente, and yung property po, hindi masyadong hili, may hili man, banayad lang, and mostly 60% flat. Yan, more or less 40% banayad na hili. Ayan. So, sa mga ka-farmlet natin, ng mga gusto mag-inquire, ayan, message nyo lang po ako through Messenger, WhatsApp, Viber, and FB page. Ayan. Ang information natin kung paano nyo po ako makontakt, nasa video description po, and at the same time, nandun po sa intro natin or nandun po sa outro yung huling part ng video. So, ayan, again mga ka-farmlat. So, ayan, panalo po kayo sa presyo dahil 45 pesos per square meter po ito. Pero kung ako tatanungin, yung gantong itsura na kadalasang nakikita ko sa market na pangbenta, siguro dapat mga 60 pesos per square meter to. Or yan yung average na ipipresyo nila. Pero yun, dahil nga walang alam pa yung seller sa circulating price, ngayon, 45 pesos is napakamura. So, panalo po tayo dito, mga ka-farmland. So, ayan, sa mga gusto mag-inquire, message nyo lang po ako agad para ma-hold natin yung property. At sana, mga ka-farmland, tayo makadeal nito. So, ayan, again, maraming salamat at dagsang biyaya po sa inyo. At ingatan po nawa kayo ng ating amang liwanag sa langit na siyang may likha. Oh,
ang sarap mamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handong tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan. Investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province, habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber. Para sa susunod, kayo naman po ang maservisyon namin. Maraming salamat po.